Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Panginoon ang naghirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat, si Hesukristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginagawa mong kami magkaisa ng kalooban. Ipagkaloob mong ang iyong mga utos ay aming mahalin. Ang iyong mga pangako ay hangarin naming tanggapin upang sa anumang pagbabago sa paligid namin, manatiling matatag ang aming loobin sa tunay na kasiyahang matatagpuan sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, kumilos agad ang mga Hentil at ang mga Hudyo kasama ng kanilang mga pinuno laban sa mga apostol. Binalak nilang lapastanganin at batuhin sila. Subalit, nang malaman ito ng mga apostol, sila'y tumakas patungo sa Listra at Derbe, mga lungsod ng Likaonia at sa lupaing nasa palibot. At doon nila'y pinangaral ang mabuting balita. Sa Listra, may isang lalaking di makalakad sapagkat siya'y lumpo mula sa pagkabata. Nakaupo siya at nakikinig sa pangangaral ni Pablo. Nang makita ni Pablo na ang lumpoy may pananampalataya upang mapagaling, tinitigan niya ito at malakas na sinabi, "Tumayo ka ng tuwid." At lumukso ang lalaki at nagpalakad-lakad. Nang makita ng taong bayan ang ginawa ni Pablo, sumigaw sila sa wikang Likaonia, "Nanaog sa atin ang mga Diyos sa anyong tao." Tinawag nilang Zeus si Bernabe at Hermes naman si Pablo sapagkat siya ang tagapagsalita. Nasa pagpasok ng lunsod ang templo ni Zeus. Nang marinig ng saserdote nito ang nangyari, nagdala siya sa pinto ng lungsod ng mga torong may kwintas na bulaklak
upang ihandog niya at ng taong bayan sa mga apostol. Nang malaman ito ni Bernabe at Pablo, hinapak nila ang kanilang mga damit at patakbong pumagitna sa mga tao. Sumigaw sila, "Mga Ginoo, huwag ninyong gawin iyan. Mga tao rin kaming katulad ninyo. Ipinangaral namin sa inyo ang mabuting balita upang talikdan ninyo ang mga bagay na ito na walang kabuluhan at manumbalik kayo sa tunay na Diyos na siyang gumawa ng langit, ng lupa, at ng lahat ng naroroon." Nang nakalipas na mga panahon, hinayaan niyang sundin ng lahat ng bansa ang kani-kanilang kagustuhan. Gayunmay, nagbigay siya ng sapat na katibayan upang makilala ninyo siya sa pamamagitan ng kabutihang ginagawa niya sa inyo. Binibigyan niya kayo ng ulan mula sa langit at ng masaganang ani sa takdang panahon. Binubusog niya kayo ng pagkain at pinupuspos ng kagalakan ang inyong mga puso. Sa kabila ng mga pananalitang ito, nahirapan pa rin sila ng pagpigil sa mga tao sa paghahandog sa kanila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dapat nating papurihan ang pangalan ng may kapal. Dapat nating papurihan ang pangalan ng may kapal. Tanging sa iyo lamang, Poon, ang dakilang karangalan. Hindi namin maaangkin sapagkat ito'y iyo lamang. Dahilan sa ikaw ay tapat at wagas ng pagmamahal. Ganito ang laging tanong sa amin na mga bansa. Nasaan ba ang inyong Diyos ang palaging winiwika? Dapat nating papurihan ang pangalan ng may kapal. Ang Diyos namin nasa langit, naroon ang Diyos namin, at ang kanyang ginagawa ay kung ano ang ibigin. Ginawa sa ginto't pilak ang kanilang mga Diyos, sa kanila'y mga kamay nitong tao ang nag-ayos. Dapat nating papurihan ang pangalan ng may kapal. Pagpalain sana kayo, pagpalain kayong lubos. Pagpalain ng lumikha ng langit at sansilukob. Panginoon ang may-ari ng buong sangkalangitan, samantalang ang daigdig ay sa tao ibinigay. Dapat nating papurihan ang pangalan ng may kapal. Magsitayo po ang lahat. Jesus na ating guro. Alleluia. 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 Sumaiyo niyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito, ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya
at ako'y lubusang magpapakilala sa kanya. Tinanong siya ni Judas, hindi ang Iskariote, Panginoon, bakit po na sa amin lamang kayo nagpapakilala ng lubusan at hindi sa sanlibutan? Sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tumutupad sa aking salita. Iibigin siya ng aking ama at kami sa kanya at mananahan sa kanya. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad sa aking mga salita. Hindi akin ang salitang narinig ninyo, kundi sa amang nagsusugo sa akin. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito samantalang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo mo na ang lahat. Naalala ko ho, noong bata ho ako, tinanong ako ng nanay ko, ang sabi niya, anak, mahal mo ba ako? Ang sagot ko, opo, mahal kita, mami. Sige ha, kung mahal mo ako, makikinig ka sa sasabihin ko. Mag-aaral ka ng mabuti. Sabi ko, opo. Hanggang kaya. Huwag ka makikinig sa mga strangers. Okay, sabi, opo. Pag nasa bahay, no, tumulong. Hindi lagi nanood ng TV. Sagot ko, opo. Sabi niya sa akin, if you love mommy, you will listen to me. At tila ba'y parang ganito din ang ebanghelyo natin. Sinasabi ho ni Jesus, if you love me, you will listen to me. Mga kapatid ko, ay maganda nating makita na kasama ng ating pananampalataya at kung talaga ng mahal natin ang Poong Jesus Nazareno, ay bukas ang ating tenga para makinig sa Kanya. Kasama po sa pakikinig ay yung narinig ho natin ay ginagawa po natin. Kung talaga tayo nakikinig sa Kanya, sa Kanyang tinig at salita, sa Kanyang mga utos at aral, dahil mahal natin siya, gagawin natin. Sinasabi ni Jesus, huwag makiapid. Dahil mahal natin ang Diyos, hindi natin gagawin. Huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw. Dahil mahal natin ang Diyos, hindi natin gagawin. Huwag kang magkalat ng maling balita sa kapwa mo. Dahil mahal natin ang Diyos, hindi natin gagawin. Lahat ng ito, ginagawa natin, nagsisikap tayo maging mabuti, hindi para sa sarili natin. Nagsisikap tayo, umayakap tayo ng mga sakripisyo sa buhay, hindi para sa sarili natin. Para saan? Dahil mahal natin ang Diyos at sinusundan natin siya. Bagamat ang daan ng Diyos, alam natin hindi madali. Huwag yung isipin na pag sumunod ka sa Diyos, giginhawa ho ang buhay mo, nagkakamali po kayo. Kaya ang iniisip nyo, giginhawa ang buhay mo pag sumunod ka kay Jesus, pasensya na po, mukhang nagkamali po kayo ng pagkakaintindi. Kasi sabi ni Jesus, if you want to follow me, deny yourself, take up your cross and follow me. Sabi niya, kung ako ay inuusig ng mundo, uusigin din kayo ng mundo. Pero sa kabila ng ito, may pangako si Jesus, kasama ninyo
ako. Kasama natin ang Diyos sa bawat pagsubok ng ating buhay. Kasama natin ang Diyos sa lahat na suliranin natin sa buhay. Hindi o tayo nag-iisa. Dahil minamahal din tayo ng Diyos. Kaya maganda rin po sa atin dahil natanggap natin at naranasan natin ang pagmamahal ng Diyos sa buhay natin. Suklian natin ang pagmamahal ng Diyos. Tumugon din tayo sa Kanya na may pagmamahal. At paano natin gagawin ito? Sundin ang mga aral at turo ng Diyos. Obey God's word and God's commandment. Follow God's word. Sundin ang mga utos ni Jesus. Ba't natin gagawin? Dahil mahal natin ang Diyos. At kung minamahal din natin ang Diyos, minamahal din natin ang kapwa natin. Ang ugat ng lahat ay ang ating pagmamahal. At higit sa lahat, minamahal natin ang Diyos. Kaya po magandang paanyaya ito sa atin. Kung gusto mong lumago sa pagmamahal sa Diyos, maglaan ng oras para pakinggan siya. At mula sa iyong napakinggan, gawin itong parte ng iyong buhay at pananampalataya. Ang nagmamahal sa Diyos ay nakikinig at tinutupad ang kanyang salita. At yan po ang imbitasyon sa ating lahat. Mahal natin ang Diyos at ating gagawin at susundin ang kanyang mga aral at utos. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, buong pagtitiwalang itaas natin ang ating mga puso sa Diyos Ama na gumagabay sa atin sa pamamagitan ng Kanyang salita. Ang ating itugon, Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang simbahan, naway isabuhay ang diwalang ebanghelyo at isagawa ang kalooban ng Diyos sa kanyang paglilingkod. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Tayong lahat, naway magsikap na itaguyod ang katarungan at karangalan ng tao, lalo na ng mga mahihina at mahihirap. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Bilang isang pamayanan, naway itaguyod at tulungan natin ang bawat isa sa pamamagitan ng pag-ibig at kabutihang ipinakita sa atin ng Panginoon. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga may karamdaman sa kanilang katawan, pag-iisip at kaluluwa, naway makatagpo na ganap na paggaling. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga namayapa, naway makapasok sa lugar na inihanda ni Kristo para sa kanila. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Amang makapangyarihan, dinggin mo ang aming mga panalangin at buksan ang aming mga puso upang tanggapin at ibigin ang aming mga kapatid na nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Sa'yo.
mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na amin hiling. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakitin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay, upang ang mga pinagindapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin ang pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo
para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag ho natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para naan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Maraming salamat po. Patuloy pong pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Pagkus dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak, ay papakinabangin mong lagi sa kanyang lakas bilang bungang masagana ng dulot mong pagliligtas. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo, makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran. Bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan.
kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.